Naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Grabe. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yon. Hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. Kahit sino naman hong makakita doon sa katedral na yun, no? Eh talagang malulungkot ho dahil... Ayan na nga ho mga kababayan, yung panawagan ho na yan, itong si Senator Robin Padilla. Eh yan din ho ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan na sumusubaybay dyan sa issue ng KOJC na dapat ho talagang respetuhin nitong mga kapulisan na to ang karapatan ng mga KOJC member. Kung may problema ho sila kay Pastor Kibuloy. Diba? Lagi naman natin sinasabi dito, by all means, dakpin nyo, ikulong nyo kung ano man ang dapat ayon sa batas ang gawin kay Pastor Apolo Kibuloy. Pero dito sa mga miyembro na wala namang warrant at nahirapan dyan sa ginawang pagkugub na yan ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound, eh, ibang usapan na ho yun. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung joint button. Yan hong napanood nyo hong yun, nag-umpisa na ho yung hearing ng komite nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa Davao City. At dumalo ho itong si Mayor Basti Duterte para siguro obserbahan kung anong tatakbuhan itong hearing na to dahil ang talagang nakukompromiso ho dito yung kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan, yung mga miyembro ng KOJC, yung komersyo sa lungsod ng Davao at napakarami pa hong naapektuhan dito sa mga ginagawang kalokohan ng kapulisan dyan sa Davao City. Yan ang trapiko, pinagsasara ho nila yung mga major road dyan sa ano, dyan sa malapit sa KOJC. Kaya kailangan ho talagang anuhin ito, subaybayan itong si Mayor Basti Duterte at para makita na rin kung ano na naman mga kasinungalingan ang mga sasabihin itong si General Torre dyan sa pagdinig na yan ng komite nitong si Senator Bato de la Rosa. Ngayong araw ho na to, wala ho tayong maraming explanation. Basta panoorin ho natin, namnamin ho natin kung ano sasabihin ng ating mga senador na to. Magigiting, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Yan ho, saludo ho tayo dyan sa mga senador na yan. Talagang sobrang bumilib ho tayo dyan sa ano nila na yan, dyan sa ginawa nila. No? Hindi ho ito dahil kapartido sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Duterte supporter sila. Ito ho yung tama na nasa saligang batas ho natin na yung mga karapatan ng mga kababayan natin eh, hindi pwedeng labagin ng dahil lamang sa pagsiserve ng warrant para dito kay Pastor Apolo Kibuloy. Yun ho kasi naging issue dito, di ba? Ang gusto nito nga mga kapulisan, pahirapan yung mga miyembro para magpakita si Pastor Kibuloy. Nanggaling na ho mismo yan sa bibig na itong mga matataas na opisyal ng PNP. Kung kailangan gawin yan para lumabas si, ano, si Pastor Kibuloy, gagawin ho nila. Di ba? Kaya dapat kung nahihirapan sila, sabihin nila kay Kibuloy na lumabas na siya. Di ba? Ganun ho yung mga litanya nila sa mga nakalipas na linggo, araw. Yun ho ang gusto nilang mangyari. Mahirapan yung mga miyembro para lumabas itong si Pastor Kibuloy. Tingnan nyo ho kaloko itong si Torre na to. Ito mga kababayan, ang mga banat nitong si Senator Robin Padilla. Salute. Approve. Ang galing. Nakakabilib. Ayos ho tayo. Pas ng kapayapaan, awa, at pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una sa chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa, ng amin pong upinagmamalaki, Balls of Steel. Siya po ang aming pambato, pinakamatapang na senador. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras na ito. At pangalawa po, nagpupugay din po ako sa mayor ng Davao City, Mayor Basti Duterte, at sa lahat po ng mga panauhin namin sa pagpupulong na to, mabuhay po sa PNP, mabuhay sa ating po mga taga-gobyerno, at siyempre po sa KOJC. Peace be with you. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na pong nasa politika, pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin
ang una nating dapat isiping lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Correct. Yan po ang pinakamataas mm. na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo pong lahat ay Pilipino at tayo po'y minsan eh, nagkasama-sama dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po'y sumusunod sa konstitusyon. Sana po ang pakiusap ko sa dalawang panig sa usapin po ng pagdinig nito, wala po ditong sasabihin ay maka Duterte kami. Yun. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi maka Duterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag ka hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kami po ay inhalal ninyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. Mm. At dito po sa usapin nito, wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susundin natin. Doon po tayo pupunta lahat pagkatapos ng usapin nito. Kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Oh, malinaw yon, Tore, ha? Baka babagsakan mo kami ng Republic Act. Hindi matatalo yan, ha? Hindi matatalo yung saligang batas ng mga Republic Act mo. Yung mga pulisiya nyo dyan sa PNP, walang kwenta yan. Pagka yung saligang batas na pinag-uusapan, ha? Naku po, ibang klase yan, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, sa usapin nito, sana ang pakiusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inosente. Correct. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, eh wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman. Yan. Nakikiusap po ako sa inyo. Malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Mm. Kanina po. Malinaw yon, Tore. Ha? Pagka dito kay Tore, hindi pa malinaw yan. Sinasabi ni Senator Robin, okay, may problema kayo kay Pastor Kibloy, huliin nyo. Meron siyang kinahaharap na ano na hindi naman na verbatim na gano'n sa pagkasabi niya. Pero kung meron po kayong problema kay Pastor Kabloy, sige, ipatupad niyo yung batas. Merong warat, iserve niyo. Pero wag niyong idadamay yung mga ordinaryong miyembro na wala namang kinalaman dyan. Yun ang kasi naging problema dito. Talagang ginipit ho ng kapulisan na to yung karapatan ng mga ordinaryong miyembro ng KOJC para hindi makasamba, para magipit, para mapilitang magpakita yung si Pastor Kibloy. Yun ang nangyari dyan, mga kababayan. Maaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam nyo, sa totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Grabe. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan. Kahit sino naman hong makakita doon sa katedral na yun, no? Eh talagang malulungkot ho. Dahil yun yung pinaka, kumbaga, para sa kanila sagrado yun. Sa atin hindi. O doon sa mga hindi membro, hindi sagrado yun. Pero doon sa mga lugar na kung saan kayo sumasamba at gawin ng mga kapulisan yon yung ginawa dyan sa KOJC, ganun ho ang kung ano yung nararamdaman nyo pagka ginawa yun doon sa mga lugar na panambahan nyo, yun ho ang nararamdaman ngayon ng mga miyembro ng KOJC. Ganun ho ang nangyari dyan. Okay, sige na, hindi kayo membro. Pero, for example,
doon sa mga kongregasyon nyo, doon sa lugar ng panambahan nyo, doon gawin niya mga ginawa na yan sa KOGC. Karapatan ho ng bawat isang Pilipino na magkaroon ng kung ano man ang gusto nilang paniwalaan. Kung gusto nyo saan ito, kung saan pa man, ginagarantiya ho yan ng ating saligang batas. Pero itong mga pulis na to, eh hindi ho nila rinispeto yan. Nag-aalis po ako ng sapato. Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yon. Hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yon ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro i-sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Yan. Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto nyong... Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin. Pambira. Paano may problema ko talaga. Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulong nitong pagdinig na to, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa yung mga pulis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat, nakakatulong sa bayan to, nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po yun tayo lahat mag-umpisa. Bago po natin to palahin, bago tayo magsisihan ang KJOC, simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Napakaikli nung mensahe ni Senator Robin pero napakalaman ho, napakaganda ho ng mensahe niya. Wala na ho eh. Doon pa lang sa banat niya na yun, wala nang basa-basa. Yan ho, si Senator Robin ho, siya ho ang sa lahat ng senador last election, siya ho ang nakakuha ng pinakamaraming boto. At base sa kanyang performance, yung binigay na mandato sa kanya ng sambayan ng Pilipino, nagagampanan ho niya, nadideliver niya yung inaasahang trabaho ng sambayan ng Pilipino dito sa senador na to. Saludo ho tayo. Galing, galing, galing. Senator Robert Padilla, as we begin this investigation in aid of legislation, may I request the Comsec to administer the oath of the resource persons present today. Yes, Mr. Chairman. I would like to give the floor to Honorable Sebastian Duterte, the City Mayor of Davao, to deliver his opening statement. Pakinggan na rin natin itong mensahe nitong si Mayor. Mayor Honorable Paste. Members of this committee led by Senator Aquilino Pimentel, Senator Ronald Bato de la Rosa, the presiding officer, Senator Robin Lodzi Padilla, the PNP, ladies and gentlemen, mayong hapon sa inyong tanan. On behalf of my fellow Dabawenos, we welcome the Senate Committee on Justice and Human Rights and the Committee on Public Order and Dangerous Drugs to Davao City. We are honored to have our esteemed senators elected by millions of Filipinos here today to help us seek answers and clarity on the recent happenings at the Kingdom of Jesus Christ compound in line with the PNP's implementation of an arrest warrant against specific individuals.
On August 24, 2024, at least 2,000 PNP personnel led by General Nicolas Tory III and acting under the directives of PNP Chief General Romel Marbil entered the KOJC compound supposedly to serve an arrest warrant. However, what appears to be an arrest operation has already turned into a siege as PNP personnel have been occupying the said property, private property, without proper authority, raising serious concerns about the legitimacy of the operation. The 13-day operation at the KOJC compound has raised questions from citizens on the integrity and legality of the said operations. Are these operations being done by the PNP still within the bounds of the law? Are the rights of the Filipinos being respected and protected? These are the critical questions that demand answers. This Senate hearing is an opportunity not only for us, the Baweños, but for all Filipinos to understand why these events are unfolding in this manner. If the PNP, the very institution that is mandated to uphold the law, is the one who violates it, where can the ordinary citizen turn for justice and protection? Who will defend the rights of those who are powerless? We respect the implementation of any warrant as long as it is within the law and does not trample on the constitutional rights of others. It is our firm belief that the pursuit of justice must never come at the expense of fairness and due process. The Baweños are peace-loving people, and we take immense pride in our city's long-standing peace and order, which we all worked hard to sustain over the years. This is a product of the great collaboration among the law enforcement agencies, the LGU, and the public. We are committed to maintaining this harmony, and we will continue working towards a safe, peaceful Davao City for all. Mr. Chair, esteemed members of this committee, I thank you once again for this opportunity. We just want answers. We look forward to a productive and insightful discussions. Dagang salamat. Hapon sa inyong tanan. God bless you all. Ngayon, thank you, Mayor Duterte. Vice Mayor Kitain, you have an opening statement? Thank you. Who else would like to deliver his opening statement? General Tory, you have opening statement? Yes, Tory. Tory, may opening ka ba? After the presentation of the issues, sir. Okay. Thank you. Human Rights Commission. Oh, Human Rights. Human Rights, you have, do you have an opening statement? Good afternoon, Your Honors, and everyone here in the public inquiry. First and foremost, the Commission on Human Rights is thankful that we are continuously being invited as resource person during these inquiries. Our chairperson regrets he could not attend this specific inquiry due to pressing concerns from the central office. The Commission on Human Rights, I would just like to inform everybody that we are continuously monitoring and reporting the incidents that are taking place in the KOJC compound. We report all of this to the central office, and that Alam niyo bakit nabuo yung human rights na yan? Dahil nung panahon ni Marcos Jr., dahil yung mga kahalintulad na bagay ng ginawa ni Marcos Sr. sa mga Pilipino. Kaya nung naupo, itong si Cory Aquino, isa ho yan sa mga constitutional commission na binuo yung Commission on Human Rights. No? Ngayon, yung trabaho nila, hindi ho natin ramdam dito sa nangyayari na to, na kahalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. sa mga Pilipino nung panahon niya, na ginagawa naman ho ngayon ni Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ironic. I know that there's an immediate call for the conclusion of our... Yun ho ang mandato nila, protektahan ang karapatang pantao. Labo! Human Labo talaga ho! Investigation. But we would like to express to inform everybody that we have to conduct a thorough investigation. Thorough! Okay. Palakpakan ho natin ang Commission on Human Rights. Thorough investigation.
Base sa lahat ng nakita nyo, lahat ng nasaktan, lahat ng hindi makasamba, winasak ang katedral, thorough investigation. Dapat talaga budget nyo piso, sa totoo lang. In order to conclude our human rights, our investigations. And for that, we appeal before the parties here, the KOJC and the PNP as well, to take notice of our letter request for statements and affidavits po. So that will help us since there's a call for the immediate conclusion of our investigation. So that will be all for now, Your Honors. Thank you, Human Rights. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Ang tabay lang ho kayo, basta't merong mainit na kaganapan dito sa pagdinig na to, automatic ho, meron ho tayong reaction video dyan. Maraming salamat ho, kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo na. Maraming salamat, mag-ingat ho kayong lahat, mahalin natin Pilipinas.